pag-aalaga ng mga pato ating alamin ngayong araw na ito. Ako nga pala si KML at ang aking ginagawang video ay tungkol sa asola farming, duck farming, murang pagkain ng manok, bibi at pabo, bawal ipakain sa pato, sekreto para madalas mangitlog ang mga pato, ilang araw bago umpisa ang mga pato o bibi, dapat gawin kapag bago umpisa ang mga bibi, at ilang beses pinapakain ng mga bibi. Tips sa pag-aalaga ng mga pato. Ating mga tip. Una, bahay o kulungan. Ano bang kulungan ng ating Muscovy duck pato, sisiw? Kailangan matibay, may bakal. Hindi dapat mapapasok ng predator. Anong ba yung mga predator? Yun yung pwedeng pumatay o kumain sa inyong sisiw. Kailangan selyado. Kailangan hindi mapapasok ng daga, ng pusa, ng kahit ahas, or yung mga aerial predator na mga crow o uwak. Pangalawa yung kailangan ay may painit o mga tarapal kasi pwedeng lamigin o mamatay. Pag may tarapal, maiwasan na lamigin. Pag may tarapal, maiwasan mabasa ng ambon o ulan. Number 2, bigyan nyo ng tamang pagkain kasi sa day 2, day 3, bigyan nyo ng Integra 1, good for 1 month para sila ay lumaki at mabigyan ng tamang init ang kanilang katawan. Kasi pag sila'y nagugutom, pag nabasayan o nilamig, sigurado mamamatay ang mga sisiw. Number 3, bigyan nyo ng tama o malinis na tubig. Kasi sila dahil nakakulong, no choice, wala silang iinumin na malinis. Pag contaminated ng water at tayo nasa trabaho, siguradong iinumin nila yan dahil sila'y walang choice. Kaya kailangan dapat palitan ang tubig, maga tanghali o hapon, or maga at hapon upang hindi ito magkamiroon ng impurities o contaminated water at magkakabakterya, mamamatay ang inyong mga sisiw. Dahil tayo may mga tubig na malinis na, lagay nyo ng multivitamins kasi ito yung antibacterial nila, magbubusa kanilang inyong immune system at sigurado magiging healthy ang inyong mga sisiw. At panghuli, number 5, bigyan nyo ng time kasi kaya nga kayo nag-alaga. Dapat may panahon kayo kahit 10 minutes, 30 minutes para makita nyo na, ay, gutom na aking mga sisiw o kaya nanghihina na pala. O kaya pala may sakit na pala, ihihiwalay nyo ang mga sisiw kasi baka madamay ang ibang nyong pato. Hindi yon lalaki kapag nakita nyo na nanghihina na at mangdadamay pa ng iba, mamamatay ang inyong mga alaga. Sana may natutunan kayo sa aking vlog at nang pwede nyong maging gabay. Pag gusto mo ang video ito, pakiclick naman ng like. Bago ko naman sa channel kong ito, pakihit naman ng subscribe. Thank you for watching and happy farming mga KML.